Hello, ako po ay magagawa ngayon ng Oreo ice candy dahil wala lang akong ice candy dito. Bale, ito ay naglagay lang ako dito ng 1 can na ibap milk, tapos 1 can din na condensed milk, tapos yung tubig niya ay naglagay ako dito ng 6 cups. At naglagay na rin ako ng 1 cup na asukal. At ayan, sinalang ko na dito sa apoy, tapos paiinitin ko lang yun ng konti. And kapag ka mainit na yan, maglalagay naman ako dito ng cornstarch. Ito yung cornstarch. 1 cup na cornstarch at 1 cup din na tubig. Ayan, tinunaw ko na yan dyan para kapag ka nilagay doon sa ating gatas, madali na. Hindi na siya magbubuo-buo. Medyo mainit na siya, kaya ilalagay ko na itong ating minix na cornstarch. At ang paglagay ay dahan-dahan. At habang inilalagay, isabay na rin ang paghalo para hindi siya mamuka agad. O yung lumapot ka agad. Ayan, ganyan lang akong paglagay. Continue mixing lang siya hanggang sa medyo uminit. Huwag naman siya yung kumukulo na talaga na kumukulo. Dapat yung mainit lamang. Eto na yung ating, ayan, yung ating magiging ice candy. Kung nakikita nyo, glossy na yung kulay niya. Pagkatapos ay medyo malapot na. At ayan, kung nakikita nyo, umuusok-usok na siya. Ayan, okay na yan. Kahit hindi na siya kulong-kulo. Ayan, basta ganyan, okay na. So, i-off ko naman yung apoy and palalamigin. Eto na po yung ating niluto kanina. At ayan, kung nakikita nyo, di ba, ang lapot. Ayan, yun ang nagpapayabo sa ating ice candy. At dahil malamig na, ilalagyan ko ngayon ng Oreo. Ayan, yung dinurug-durug na Oreo. Kalahating cup ang aking inilagay. Tapos, haluin ko lang siya dito. Eto na po lahat yung nagawa ko. O, diba, katapos na ako. Di ko na napakita sa inyo kung paano. Siguro naman alam nyo na paglalagay nito sa plastic. So, ayan, malaki yung plastic ko. Bale, ito ay 2x10. Ang ginagamit ko kasi ay 1/3x10. Ay, hindi ko napansin. Wala na pala akong plastic. Ubus na. Kaya, ayan. O, dito ko na lang siya inilagay. Medyo punggok siya, pero mataba naman. Kaya, ayan. Bale, ang benta ko dito ay 10. Katulad lang din ng dati. Medyo lumamang lang ngayon ng mga 2 peraso. So, ayan. Bukas available na ang ating ice candy. Lalagay ko na lang muna ngayon sa freezer. Eto naman ho ay kinabukasan na at eto nga at ako ay nagkakape na nga muna dahil nga ngayon ako ay may pa-order na cake at ako ay magde-decorate na ngayon ng cake. Para masabi na tayo nagbe-bake talaga, mag-e-apron muna tayo. At syempre ang gloves hindi natin yan kakalimutan. Kung nakikita nyo minsan na ako ay walang gloves, mas komportable kasi akong gumalaw minsan na walang gloves. Pero wag naman kayo mag-alala at malinis naman lagi ang aking kamay. Bale, ang aking gagawin nga pala ngayon ay mocha cake at yan nga pala ay nabake ko na rin kagabi. Bale, ngayon ang ginagawa ko diyan ay hinahati ko lamang naman yan sa 2. Tsaga pa muna talaga ako sa paggamit ngayon ng kutsilyo dahil wala pa nga ako ng pamputol talaga yung may pantay. Yung akin dati na ginagamit ay nasira na. At dito naman sa board ay naglalagay naman ako dito ng glucose para nga kumapit yung cake at hindi siya dumulas. Lalo pat itong cake ay medyo malayo-layo ng konti ang dadalhan at isasakay pa nga sa bangka. Naglalagay na rin nga pala ako ng filling dito at ang filling na nilalagay ko diyan ay yung narinding mocha na whip it. Bali yung frosting ko nga pala na puti, naglagay lang naman ako doon ng coffee kona brown at yun ang ginamit ko para maging mocha siya. Pagkalagay ng filling, eto na nga at inilagay ko na yung pangalawa. Tsaka naman, ayan, nagka-crumb coat lang naman muna ako dito. Bale, ang sukat nga pala itong cake na ginagawa ko ay 7x3 or minsan umaabot pa ng 7x3.5 or 7x4. Kasi nga minsan mataas yung icing niya sa ibabaw. Counting crumb coat lang naman ang aking nilagay diyan at linilisan ko na rin muna yung board. At ilalagay ko nga muna yan sa ref ng mga ilang minuto lang naman. Habang naka-rest yung aking cake doon sa ref, ay eto nga at ako'y nagluluto muna dito ng aming pang-umagahan. Noodles lang naman ang aking niluluto at may kailangang humigop ng sabaw na mainit-init. Alam niyo na kung bakit kailangang humigop ng sabaw. Naglagay na rin nga pala ako diyan ng 2 itlog at naglagay rin nga pala ako ng sili pang baanghang. At yung mga spices din niya inilagay ko na, imuntik pang makalimutan. At eto na nga ho, luto na ang aming breakfast na noodles na may itlog. Pagkatapos namin kumain, eto nga at continue na nga ako ng paggagawa ng cake ko dito. At eto naman nga at naglalagay na ako dito ng second coating. At eto naman nga ako sa pagpapakinis na ito, taabuti na naman ako ng ilang oras dito sa pagpapakinis na ito. At eto na nga, after 2 oras, charot lang. Siguro mga nasa 30 minutes ko lang naman to ginawa. Talagang tinutukan ko na pagpapakinis. At ayan, okay na.
At dahil hindi nga kami nakakapagpa-print kahapon, eto nga at ngayon ng umaga rin ako nakapagpa-print. O, diba? Talagang undas pa ang ating pagpapaprint. Tapos medyo may kalawyan pa yung aking pinagpapaprintan dahil wala nga dito sa medyo malapit sa amin. At salamat na rin nga at laging may nasasakay na service. Pagdating ko nga dito sa bahay, ayan, inayos ko na kaagad yung aking pinaprint. At ayan nga at inilalagay ko na dyan sa gitna. Binalutan ko nga pala yan ng plastic kasi nga meron din print siya doon sa may ilalim. May baka bumakat doon sa pinaka-icing. Ngayon naman ay naglalagay naman ako ng rosette dito. Ayan na rin ang pinalagay ko, yung mocha din na flavor. Tapos etong lahat ng ibabaw na ito ay nilagyan ko na rin yun na ng rosette. O kaya sulit na sulit ho ang inyong ibinabayad sa cake na ino-order nyo sa akin. Dahil lang hindi naman ho ako nagpapatong ng malakit. Mga taga dito rin laang naman. Ay, hindi rin naman ho iba. At eto na nga po, natapos na. O diba, ang daming nga naka-rosette dyan sa ibabaw. At dyan naman ho sa baba, ayan, naglagay din ako diyan. Nag-pipe na rin ako dyan sa may borderline. Para mas lalong magandang tingnan ang ating cake. Nilagyan ko na rin nga pala yan ng silver na dragas para ayan, medyo may kinang-kinang naman. At ayan, tapos na. At maraming salamat po sa umorder nitong cake at salamat din sa napakagandang feedback nung nanay nitong my birthday dahil masarap daw ang ating cake. Pagkatapos ko nga palang gumawa ng cake, eto naman nga at nagluto nga ako ng sinigang dito. Ayan, sinigang na pataho ang aming ulam. At talaga namang ang sarap naman nga nung humigop ng sabaw. Yun lang, salamat sa panunood. Hanggang sa muli.